ang performance rating daw ni Presidente Duterte ayon sa isinagawang first major survey sa panahon ng pandemic. Talaga itong mga hayop na ito. Alam nyo, sinasabi ho ng False Asia Survey, itong tumaas ng 91% ang ano ho, trust ang approval rating nito pong si Digong nyo, ha, mga kaibigan. Pero ito'y taliwas, ha, sa katotohanan. Alam niyo yung survey, fiction yan eh. At yan po, mga kaibigan, matagal na, sa mga matagal nang nakikinig sa programa natin, ni minsan, hindi po ako naniwala sa survey na yan. Pulse Asia, SWS, pagdating sa politika, mga kaibigan, ang survey sa politika, hindi dapat pinapaniwalaan yan. Sapagkat, yung mga survey na yan, unang-una, ano ba yan? Negosyo yan eh. Hindi ho yan libre, mga kaibigan. Ha? Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo, walang mailalabas na ano ito eh. Yung credential, yung basihan kung paano sila nakapagsagawa ng survey. Bueno, basahin muna natin ang balita, ano po. Ayon dito sa ginawa daw nilang survey, itong kahayupang ito, mga kaibigan, ng Pulse Asia, ang performance rating daw ni Presidente Duterte ay tumaas sa 91% at nakakuha ng pinakamataas. Ha? Ito yung pinakamataas niyang nakuha. Ha? Sa unang major nationwide survey. Nakanam. Major nationwide survey. Ano po ha? Di ba meron tayong quarantine? E paano sila nag-survey? Paano silang gumala? Ha? Mga kaibigan, doon pa lang, hindi na makatotohanan eh. Ano yun? Nag-request ng ano, quarantine pass? Nationwide eh. Di ba? Eh, iba-iba eh. May lugar na mahigpit. Merong hindi mahigpit. Di ba? Paano kayo nag-survey? Ngayon, sabi ho nitong falsipikadong survey, eh dati naman ho eh, falsipikado, kaya unahin ko na munang banggitin. Sa mga dati nang nakikinig at sumusubaybay sa programa natin, kayo na po makapagsasabi na ni minsan, hindi po ako nainganyo nitong survey at ako nagsasabi sa inyo, kahit merong eleksyon, lalo na pag may eleksyon, huwag kayong magbabase sa survey. Sapagkat isa lang ang purpose nitong survey, yung linlangin ang publiko, ha, sa katotohanan. At bali ba, syempre very welcome ang ganitong klase ng survey dun sa napapaboran, di ba? Pag hindi pabor sa kanila ang survey, galit sila. O yan, pansinin nyo ha. Pagka pabor sa kanila ang survey, ba, ipagwawagwagan nila yan, mga kaibigan. Ngayon, ang pinakamalupit nito, paano man paniniwalaan ito? Dapat, kundi gago itong administrasyon ni Digong nyo, mga kaibigan, dapat sila unang hindi maniwala dyan eh. Ha? Eh mali ba na, binayaran talaga nila yan? Kasi, paano ka magsasurvey kung wala nagbayad sa'yo? Ngayon, dapat itong gobyerno o administrasyon ni Digong nyo ang unang hindi dapat maniwala dito sa survey. Inuuto ka oh. Niloloko ka, ginagawa kang baliw. Mongoloid. Ha? Alam nyo kung bakit?
Eh, ito rin Pulse Asia na to, tsaka yung SWH, isa lang naman yan eh. Nag-ano lang yan eh, nagbukod lang ng kumpanya, pero mga nasa likod niyan, iisa rin. Sila-sila rin yan. Oh, itong Pulse Asia at yung SWS, mga kaibigan, yan na nagsabi noong 20 election, sa lahat ng survey na inilabas nila, wala si Digong sa mananalo. Di ba? Dahil kulelat siya. Siya pinakahuli. Eh, ba't kayo naniwala ngayon? Di ba? O, dapat eh, hindi kayo naniwala dyan eh. Di ba gago ito, mga ito? Mga kaibigan, ba't ka nanalo? Oh, eh sabi ng Pulse Asia nung bago mag-election eh. Hanggang isang araw na lang, election eh. Ikaw ang kulelat eh. Oh, di ba? Paano, tsaka sinong loko-loko? Maniniwalang 91%. Ano yan? Mga kaibigan, ang katarantaduhan yan. Ha? Oh. Kaya kita ninyo ngayon, ano sinasabi natin sa umpisa pa lang, dati pa, matagal nang ilang eleksyon na nagdadaan, sinasabi natin, huwag kayong maniniwala sa survey kahit ang survey ay pabor sa kursunada mong iboto. Bakit? Nagkakapera yan eh. Mga kaibigan eh, negosyo yan eh. Hindi naman sila kailangan eh. Sabi nga natin, ang dapat yung political survey, pinagbabawal yan. Lalo na, dapat 2 taon bago mag-eleksyon, ipagbawal na yan. Ha? Kasi po, yan ay nakapanloloko ng tao. So, ibig sabihin, kung panloloko yung survey nila, noong 2016, dahil kulelat si Digong nyo doon sa survey, siya pinakakulelat. Ha? Mga kaibigan, abay dapat nyong murahin yung Pulse Asia. Hindi ba? Kasi nanloloko eh. Kung nanloloko sila noon, nanloloko rin sila ngayon. Ibig sabihin, nanloko ka minsan, wala ka ng credibility. Eh ito kahit na walang bumabatikos dito sa Pulse Asia, sa mga survey ng SWS, yung mga hinduropot na yan, eh tayo lang ang matyagaryan eh, na nagmumulat sa tao eh, na huwag ninyong paniniwalaan yan. Lalo na tuwing merong eleksyon at kahit yung resulta ng survey na kanilang inilalabas ay pabor pa sa kursunada mong iboto. Bakit? Wala ka nang pakialam doon sapagkat ang dapat mong pagbasihan sa pagboto, kaya natin sinasabi yun, ay hindi yung survey. Ha? Ano dapat pagbasihan sa pagpili ng kandidato? Eh yung track record ng kandidato. Yung mabuting track record. Eh pero pag pumili ka, dalawa lang naman yan eh, masama at mabuti. Kung ang record, background, pinaka-background ng isang kandidato bago siya tumakbo dun sa eleksyon na kakandidato siya, ano ba siya dati? Oh, tignan ninyo yung nakaraan niya. Alibaba, katulad ni Erap, si Erap, nung kumandidato sa Maynila, oh, saan nagbase kayo? Saan nagbase yung mga kandidato? Ginagamit yan talaga, ginagahasa ng mga kandidato, binabayaran yan. Prostitute yan eh. Yang mga survey. Ha? Mas malamang nga lang sa kanila, mas marangal nga lang sa kanila, yung tunay na prostitute. Pero ito mga prostitute na talagang hayop, mga kaibigan. Oh, sipin ninyo, kapalit ng halaga,
kinokompormisyo yung bansa. Eh wala naman silang papel eh. Bakit sila ginagamit ng mga politiko? Kahit mabaho. Tingnan ninyo si ERAP. Isipin mo, kung walang survey, siguro, hindi na makakabalik si ERAP sa politika noon. Noon eh. Noong 2013 ba yun? 2013? Hindi na sana nakabalik ang animal na yan. Isipin mo, convicted plunderer ng hayop, mga kaibigan, napatunayan na hatulang ng dambong, pagkatapos nanalo, bakit? Ang survey ang ginamit eh. Si Isko Moreno, survey din ang ginamit. Mga kaibigan, akalain ninyo. Oh, ngayon, ito. Ha? Kayong mga, isipin ninyo, ha? Ang tagal na panahon. Pinapaliwanag natin ang survey kung bakit hindi dapat paniwalaan. Ha? Isipin ninyo, sigurado ko, ngayon lang, maraming matatauhan sa inilabas na resulta nitong Pulse Asia ngayon. Ngayon lang, maraming matatauhan sa survey na matagal na nating inuukil-kil sa programa natin para maintindihan ng Pilipino na simpleng-simpleng paliwanag lang. Unang-una, paano ka nag-survey? Yun lang eh. Para hindi na ninyo paniwalaan eh. Paano nyo isinagawa ang survey? Ang sabi nila, at random nagtatanong sila. Saan kayo nagtanong? Ilan ang tinanong? Una, ilan ba tinanong nila lumalabas dito? Ito, nationwide daw ah. Pero hindi natin alam kung ilan ang tinanong nila rito. Ilang tao? Ito, nasabi nila, ang mataas daw na ay pinakikita ang pagtaas ng 11% ay sa hanay ng mga pinakamahihirap. Dapat kung ako gagawa ng istorya nito, ang pamagat na isusulat ko, mga Pilipino sadista. Di ba? Oh. O kaya, sadista ba ang mga Pilipino? Ayan po, mga kaibigan. Katakot-takot na kalupitan ang ginawa nito laban sa mahihirap. Ha? Akalain mo, nag 91%. Tumaas pa ng 11%. Hindi ba kagaguhan yan? Sino ba tinanong nyo sa survey, mga Mongoloid? Ha? Hayop kayo. Anong survey? Isipin ninyo ha. Simpleng-simpleng paliwanag. Ako, sa sarili ko, ilang taon na ako ngayon? Senior citizen. Ha? Ako'y merong mga kapatid. May magulang. May mga kamag-anak, di ba? May pinsan-pinsan. Ako'y merong mga kaibigan. Di ba? At yung kaibigan ko, may mga kaibigan. Yung lahat ng kamag-anak ko, may mga kaibigan din. Di, ang dami na nun. Di ba? Nag-multiply na yun sa dami nun. Ni isa, mga kaibigan, sa tanang buhay ko, wala pa nakapagsabi sa akin na sila na-survey. Natanong sa survey. Kayo, ganun din ba? O merong natanong sa inyo? Sige nga. Mga kaibigan, yung kakilala mo na lang, kakilala ng kakilala mo, ipagtanong nyo. Kayo ba natanong sa survey ng SWS at Pulse Asia? Ano pa ebidensyang hindi totoo yan? Ha? At walang makapagsasabi sa inyo na sila na survey. At ang mga kakilala natin, kamag-anak natin, nasa malalayo yan ha. Nasa malalayo. Doon sa lugar nila.
Oh. Sa lugar ba nila? Sa lugar natin? Sa lugar ninyo? Kayo ba may nakita naglakad dyan? Naka-uniforme? SWS? Ha? Pulse Asia? May ID? Pulse Asia? Meron ba kayo nakita nyan? Nag-survey nyan? Mga kaibigan? Wala eh. Sa tanang buhay ah. Sa tanang buhay natin lahat. Mga kaibigan. Eh paano nila ginawa yan? Ha? Eh kahindutan lang yan eh. Mga kaibigan eh. Negosyo nila yan eh. Panlilin lang. Kasi nga, ang survey, ginagamit na instrumento sa panloloko para makakuha ng paniwala sa publiko, lalo na tuwing eleksyon. Ang pwede mong pagbasihan lang na survey, katulad sa radyo, sa amin may mga nagsasurvey eh, ng mga programa at himpilan ng radyo. May mga oras yun ha. May mga oras. Halimbawa, katulad nitong oras natin, alam ba ninyo sa radyo, patay na oras ito sa survey ng mga advertiser. Sino yung mga advertiser? Yan yung mga produkto. Yung mga produktong nabibili, ibinebenta. Ang nagpapasurvey, itong mga kumpanya ng public ng nagbebenta ng mga kung ano-anong produkto. Yung mga nag-a-advertise sa mga telebisyon, sa radyo. So, merong kumpanya na kinukomisyon nila. Ibig sabihin, babayaran mo yun pag kinomisyon mo. Ha? Oh, magsasurvey yan. Mas kapanipaniwala yung survey nun. Mga kaibigan, halimbawa, katulad nitong oras natin, ako lang po naniniwala na itong na ang radio station ngayon, kasi may tinatawag na prime time sa radio. Halimbawa, umaga, di ba? Prime time yun kung tawagin. Nung araw yun. Pero ako, since 20, hindi pa, wala pang 20. Ano ba yung nakaupo, kauupo ni ano nun? Ni Gloriang Makapal ang Apog Arroyo, mga kaibigan. Na sandali ako nag-broadcast doon sa isang government station. Pinili kong oras, itong gantong oras, gabi. Alas 12 pa nga eh, ng hating gabi. Ngayon, doon ako nagsimula tuwing magpo-programa ako kahit sa ang himpilan, ay pinipili ko na itong oras na ito. Gantong oras. Hanggang sa na-invento yung internet, di ba? Ngayon, mga kaibigan, ako lang ang naniniwala sa radyo. Ha? Hindi naman sa ano pa man. Pero yun ang paniwala ko eh. Wala na hong prime time ngayon sa radyo. Ha? Kaya nakita ninyo, nung nandoon tayo sa isang himpilan, hindi itong pinanggalingan ko ngayon, ha? Yung malaking himpilan na pinanggalingan ko. Mga kaibigan, nung nandoon ako, hating gabi programa ko, alas 12. Ha? Eh pero uso na kasi yung kwan, nauso yung live streaming. Meron una, audio streaming. Doon na nabuo ang aking paniwala na dahil sa invention na yan, wala nang prime time. At hindi ako nagkamali. Yung impilan na yon, dumami tagapakinig doon sa oras ko na yon. At merong isang mataas na opisyal ng gobyerno, pinatawag ako. Sabi niya, alam mo ba, ang rating ng programa mo, base dito sa survey, ang survey na pinakita sa akin,
Survey ito ng mga para sa produkto, hindi ito para sa politika. Survey nila sa mga impila ng radyo. Alam nyo, yung programa ko, hindi sa pagyayabang, 2 digits. Ha? Nilagpasan ko yung mga higanting impilan. Yung oras na yun. Yung oras lang na yun sa survey. Mga kaibigan, walang nakapantay man lang eh. Bakit? Yung mga sumusunod, walang naka 2 digits. Point something lang sila. Kumpara dun sa programa ko. Pinakita yan sa akin ha. Nakalimutan ko pangalan nun. Sikat na akuan yun eh. Survey company para sa mga produkto yan. Advertisers. Mga kaibigan. Itong bago tayo makabalik dito ngayon sa impilang ito, yung pinanggalingan natin, wala nakikinig dun eh. Alam nyo ba, yun din ang ginamit na survey. Ha? Yung kopya nun, nakakuha ako ng kopya, ipinos ko pa nga eh. Dito sa Facebook eh. Eh di ba nasa mga pang-8? Ha? Umabot sa pang-8 na dati wala nakikinig. Basura yun eh. Yung impila na pinanggalingan natin. Mga etong ginagamit kong ito, mixer, ubod na yaman yun ha. Eh sira-sira yung mixer dun eh. Yung lamesa lang doon, puro biyak-biyak eh. Mga kaibigan eh. Isipin ninyo, talunin niya yung sinasabi kong dati kong impilang malaki na nakaka 2 digits sa kuron. Sa survey, yung programa ko. Eto, sa pangkalahatan, yung pinanggalingan natin yung pila, akalain mo, pumasok sa number 8, samantalang yung pinanggalingan kong malaki, pang 15 yata, pang 13, eh ang lakas na yung pilan. Oh, mga kaibigan. So, makikita ninyo, ang survey kung totoo hindi, tsaka yung survey ng mga produkto yun, nakakakita kayo noon, di ba? May kakatok, survey lang o, di ba? May dalang produkto. Oh, mga kaibigan. Eh pero itong Pulse Asia at saka itong SWS, ni minsan sa tanang buhay ko, kahit kayo, wala naman kayo nakitang nag-survey niyan eh. Oh, kaya tayo, ito, ginagamit nito ang publiko eh. Kumikita sila sa panloloko sa publiko, pinalilitaw nilang yung ginawa nilang survey, eh kinuha nila sa atin, tayo yung publiko eh. Di ba dapat magalit tayo? Hayop kayo, bakit mo palalabas yung 91 yan? Ba't di mo pa ginawang 100? Mga indot ka eh. Ha? Mga walang ya kayo. Di ba? Manloloko na rin lang kayo. Di sana sinabi niya 100. 91 daw. Ano? Anak, mga kaibigan, oo. Anak po. Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak ka lang po. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Isipin ninyo, tumaas ang rating ni... Matatanggap nyo ba yung kagaguhang yan? Mga kaibigan, parang ang hirap yatang... Ang hirap, ano nito, no? Igawa ng paliwanag. Mga kaibigan, isipin ninyo, walang nagagawa, nakaupo lang. Nagpapakita lang pagka mag-a-announce ng GCQ, ECQ, MCQ, once a month. Tapos 91%. Hilahod na mga ano natin, ang ekonomiya natin, wala na talaga, dapa na, mga kaibigan. Tapos ano raw? 91%. Si Vice President Lenny
Robredo, malimit siyang kinukumpara siya dun sa ano eh, sa Prime Minister ng New Zealand na magaling, mga kaibigan, di ba? Isipin niyo, baba ng rating, 50%, 57%, ano? 57% lang. Ha? Mataas pa si Soto. 84% daw si Soto. Ano to? School bukol? Ha? Parang grading sa card dito, no? School bukol. Eh, kung school bukol to, totoo tong survey na to. Di ba? Hindi, politika tong pinag-uusapan eh. Performance ito eh, mga kaibigan eh. Si Alan Peter Caldero Kawata Este Cayetano, 70% daw. At eto pa, mataas lang ng konti si Vice President Robredo kay Diosdado Peralta, yung Chief Justice na nakakuha ng 44%. Eh, ba't kasali ito? Diba? Eh, marami nga, hindi naman, yung pangkaraniwan tao nga, hindi nga kilala yan eh. Diba? Anong Chief Justice of the Supreme Court? Kilala ba ng pangkaraniwan tao yan? Hindi naman kilala yan eh. Ba't sinasurvey niya yan? Para saan yan? Diba? Kung walang ginagawang, kung walang pinaplanong masama, meron pinaplano itong mga ito, mga kaibigan. Bakit? Kasi yan yung apat na institusyon eh. O, yan yung mga importanteng institusyon. Tatlo. Yung tatlong, three branches of the government. Executive, si Digong nyo. Legislative, dalawa yun. Sa Senate, si Soto. Ha? Sa Kamara, si Caldero. At pangatlo, Supreme Court. Pag nagsabuatan yan, todas na. Mga, hindi baling maisama dyan si Vice President Robredo. Kasi Vice President siya. Pero ang Supreme Court, ha, hindi po ano yan eh. Hindi naman pinag-uusapan ng tao yan eh. Diba? Walang relevance yan sa ano ho, sa publiko. Kasi ang pag-uusapan mo, performance. Kung paano pinatatakbo yung management, ha, sa gobyerno. At yan ay nasa executive. Pero bakit to? Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay, halimbawa sa mga desisyon ng Korte Suprema, pagka merong kabalbalang gagawin ng Korte Suprema, ganito. Ha? Halimbawa, dun sa kaso ni ERAP, nung tumakbong mayor, na pinayagan nila. Bago nila ibaba yung desisyon na yun, na pinapayagang makatakbo si ERAP, yun muna ang pamangkin niya. Na si Kwan, si E.R. Ejercito, hindi pinayagan ng Korte Suprema na makatakbo, din pinadisqualify, ha, ng Korte Suprema. Oh, para, bakit si ERA pinayagan? Para maging kapanipaniwala yung magiging desisyon kay ERA. Ganun gumawa ng kabalbalan ang Korte Suprema. Eh di ba may mga kaso dyan na nakabimbing ngayon, katulad nung anti-terror bill. Di ba? At meron pa mga iba. Para maging kapanipaniwala yung desisyon nila na gagawin na hindi mahirap tanggapin ng publiko, niisip nila itong survey ang gagamitin, ginagamit nila ngayon para yung magiging desisyon eh bihisa ng credibility. Di ba? Oh, mga kaibigan, ganun 'yan eh. Lalo ngayon ang sistema ng pagpapatakbo ngayon eh totalitarian. Talagang kinokontrol na ang mga ang publiko, ang taong bayan.
Ha? Wala na lahat. Oh. Sino pang kikibo, di ba? Eh talaga 91% dyan kung wala nang kumikibo. Dahil sa naunang pinalabas na mga na pag-aaral, study, hindi survey ito, study ng ibang mga ng ibang bansa. Na mga tao dito sa Pilipinas natatakot na magsalita. Oh, mga kaibigan, di ba? Kahit anong isipin ninyo, paano tataas ang kwa nila? Awareness, ano daw, 60% ang awareness na nakuha ni, 68% nakuha ni, ano, Peralta. Eh, wala nga nakakakilala dyan eh. Di ba? Hindi namang alam ng pangkaraniwan tao, alam ba ng mga walang makain yan. Sino yung Peralta? Supreme Court. Ano ba yun? Ha? Mga kaibigan, ano ba yung Supreme Court? Ano ba yung Chief Justice? Ni hindi alam yan eh. Di ba? Mga kaibigan, oh, lintik na lokohan ito. Talagang face to face. Ha? Sipin ninyo, daming issue rito sa Pilipinas. Manila Bay, Dolomite, mga kaibigan. Tapos itaas na rating, puro pag nanakaw yan, PhilHealth. Diba? Puro pandarambong yan. Ah. Ano tawag nyo dyan? Oh. Yan ang sinasabi natin. Eh. Yan ang napapala ng mga tao na ano, na pumapalakpak sa mga magnanakaw. Yung magnanakaw, basta may pera yan, pinapalakpakan ng tao yan eh. Ginagawang guest speaker yan. Binibigyan ng plaque yan. Ha? Iimbitayin yan. No? Sipin mo, nakabarong, naka-Amerikana, magtatatalumpati. Eh, magnanakaw, di ba? Tapos bibigyan pa ng award, oh, ng plaki. Pararangalan. Mga kaibigan, 91% nga yan. Ha? Eh do, pagdating siya, ganun, wala akong ano ron. Ipin mo, dambungin ninyo yung PhilHealth. Dito wala na eh. Ang pandarambong dito. O yung asawa ni Roque. Ano yung balita? O eh, nakakuha ng financier na incheck. China. Nagpapa-develop daw ng kwan ng malaking beach resort. Bilyones ang pondo, ha. Nagagastusin, mga kaibigan. Lintik din to si Roque, eh. Hindi ko lang malaman kung ilan ang asawa nito talaga, eh, mga kaibigan. Eh. Kasi may kilala akong ganyan, eh. Ang asawa niya, yung sarili niya, eh. Mga kaibigan. Yung sarili pa lang niya, Mr. and Mrs. na eh. Mga kaibigan, di ba si Roque eh? Isang babae, isang lalaki na yan eh. Oh, ano pa tawag mo dyan? Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, eh, gusto lamang naming ibalita sa inyo na ito po yung hawak ko po ngayon ng lahat ng resibo ng mga unang napadalan para sa mga entertain o mga musician, mga working musician sa walang trabaho ngayon mula pa nung ideklara yung lockdown na yan dahil po sa pandemya. Kailan ba yun? March pa yun eh, di ba? Sipin nyo, hanggang ngayon walang mga trabaho ang musician. Kaya ito ho, yung mga nagpadala po ng inyong tulong, meron na pong 80 ang pinadala namin kanina. Napakahirap pala, no? Magpadala, no? Sipin mo, ayaw nung isang gulpi lang yung
lilista mo lahat kung sino. Ito yung isa-isa mong pipilapan ito. Di pinilapan, di dinilaron, di ba? Ngayon, pagdalariya sa Palawan, eh, ang magkakamali pa ng pagsulat ng pangalan, may mga nagkamali eh. Bagay, typographical. Mabuti naman ito, madaling kausap itong Palawan. Ano, basta merong typographical error, madali nilang na i-correct. Halimba, nagpunta na yung taro, kukunin niya na yung padala sa kanya, eh mali ho ang pangalan eh. O, galis dyan. Matagal na, 10 minutes. Ha? Kasi pupunta ulit dun yung nagdadala. Si Valerie pupunta ulit doon para ipakorek. O, nakukorek naman kagad, mga kaibigan. O, bueno, madalit sabi po, marami ang mga nagpasalamat, nagpapasalamat, pero bukas meron pa ho tayong padadalan kasi yung una nating bibigyan, para ngayong October, 100. At meron pang natitira tayong konting pondo. Hindi na po pwedeng ibigay sa umabot tayo sa 150, hindi na. Ang gagawin namin, lilikumin muna natin to at mag-aantay tayo kung may meron pang gusto magambag para sa buwan ng November naman, yung second tranche. 100 po ang bibigyan natin ngayon. Meron na pong kulang 80 ito eh, 70 mahigit ito eh, di ba? Tama ba ako? 60 plus lang ito. So, meron pa tayong mga more or less eh, 30 plus papadalang bukas. At saka sa makalawa kung di aabot bukas. Ang tagal eh. Maghapon ho naming ano ito? Ang tagal. Sip mo eh, isa-isahin. Di ba? Isa-isang ano eh. Pipilapan. Isa-isa rin ipoproseso ron. Medyo matagal. Kaya sa susunod na bigayan, eh hindi na ho natin, ito tumatawag, Australia. Oh, on the air mo. Kung gusto magpa-on the air. Ang gagawin ho namin sa susunod, tama yung sinabi ko nung una eh. Dapat, pipili muna tayo sa kwan ng ilan na bibigyan natin linggo-linggo. Halimbawa, 20 o 15, 10, 15, 20, gano'n, isang linggo, di ba? Para hindi mahirap, hanggang 20 lang ang padadalan sa loob ng isang linggo. Ito yung sa susunod, ha? Kasi itong kukumpletohin natin yung 100 para sa 100, hanggang doon lang yung budget natin para ngayon. Meron pa tayo natitira, pero sa November na ho natin ito ibibigay para sa 100 katao lang. At mula dito sa nabigyan natin, pipili pa rin kami ng isasama dito sa susunod. Ang ginawa ko kasi may sakit, ang ginawa ko, dinoble ko yung bigay doon sa may sakit. At yung namatayan, gagawin ko naman tatlo. Ha? Tigi-tigi sa ho ito eh. May namatay na musician. Eh, padadala natin bukas yun. Tatlo papadala natin. Ngayon, yung matitira nga hong pondo ay sa November natin ulit padadala pagkatapos nitong batch na unang 100. 100 ho. Tumigil tayo ron sa 100. At pagka na ipadala na ho yan, November na ho. Pero ang gagawin namin sa susunod na bigayan natin, in second trans, every week na ho, ha? Halimbawa, ilan ba yun? Kung 100 ulit sa susunod na buwan, 25, isang linggo, 25 katao, ganun. Ha? Ganun gagawin natin. Para hindi ho kami mahirapan. Na ano ko eh, napagod ako eh. Sa kakaano eh. Kasasagot ng tawag, kate-text, ha? Oo, naku po, humaba ang pila dahil dito. Yung mga hindi ma-entertain yung ibang customer doon, di ba? Ibang tumatanggap ng pera, nagpapadala. Ito, tatago namin,
Pati bukas yung ano, doon sa mga nagpadala ho, hindi muna kami magpapasalamat dahil di pa naman ho tayo tapos sa inyo. At kung meron kayo nais na malaman para ma-verifikan ninyo kung yung inyong tulong ay papano nating naipamahagi at kung sino na bahagi na natin, kumpleto po lahat ang papel. Kaya kung meron kayong gustong itanong, ay huwag po kayong mag-aatubili na mag-message sa amin o tumawag dun sa telepono na ni Valerie, oh, dun sa kanyang numero. Mag-text kayo doon at sasagutin po natin yun. At kung ano man yung gusto nyo malaman, ay ipapaliwanag po natin. Oh. Beno, hindi muna tayo magpapasalamat doon. Doon sa mga napadala naman, ang gusto lang naming makuha sa inyo, i-acknowledge nyo lang yung receipt. Kung, kasi malalaman din naman namin natanggap nyo na di ba? Kung hindi nyo natanggap, malalaman din namin. Kasi nasa amin nga po yung record. Malalaman, kasi kapag tinanggap ng isang pinadalan, nagte-text na yung Palawan na tinanggap na ni ganito yung ganyang padala sa kanya. Tine-text din sa amin yun. Kaya nalalaman din po natin. Pero mas magandang ugali siguro kung kayo mag-a-acknowledge. Kayo yung napadala, bagamat yan po ay hindi namang kalakihang alaga, gusto lang namin ma-acknowledge ninyo. Sasabihin ninyo na natanggap nyo na. Kahit di kayo magpasalamat, kung ayaw nyo magpasalamat, di ba? Sa amin naman hindi namang ano yan, hindi namang malaking halaga yan. Kaya lang, hinahangad namin na kahit papano, sa panahon ng pandemya, sa ganitong panahon, lahat ng tao nangangailangan, walang maliit, walang malaking tulong. Parehong tulong, ang anuman tulong, maliit man yan, malaki man yan, parehong tulong yan. At gusto lang namin malaman ninyo na sa panahon ng pandemya, merong mga kagaya namin, maliliit, lalo na yung mga kababayan nating mabubuting kalooban na nasa ibang bansa ang marunong, umunawa sa kalagayan ng mga kababayan nating nangangailangan. Alam namin, yung mga musician, yan ang marginalized sector talaga kung tutuusin nyo ngayon. Isa yan. Maraming sektor ang napapabayaan pero isa yan. Hindi lang ngayon, kundi matagal na. Di lalo ngayon na may pandemic. Alam ba ninyo, ang daming nakaalam nito. Sa totoo lang, yung mga dati kong kakilala, nagsipag-text sa akin. Lalo na yung mga hindi ko kakilala, ang dami, mga kaibigan. Kahit na nag-post na ako na kumpleto na ho yung 100, nagte-text pa rin sila. Ibig sabihin, dun yung makikita. Ang napakaraming nangangailangan. Kumalat ito sa sektor ng mga working musicians. Marami hindi ko nakakilala. Yung iba kasi mga bata na mga matatanda, naalala kong bigla. Mabuti natunto nila ako. Kasi kumalat hindi sila nakikinig dito. Mga kaibigan, alam lang nila nasa radyo ko pero hindi sila nakatutok sa pakikinig. Kaya nung i-post ko ito dun sa isang page namin na mga bandang Japan, naku, nandun pala lahat ang mga musician na walang hanap buhay. Meron nung mga tumawag pa sa akin, mga retired musician sa ibang bansa, nasa naninirana sa ibang bansa, at sila man ay naghahanda pa rin. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Baka sa November, kaya nga i-hold namin pagkatapos na mabigyan ng 100 katao
eh, ititira namin yung konti pang natitirang pondo. Sana meron pang mga tumulong, yun naman ay ilalaan natin para sa November magkaroon ng second tranche at kahit papano madagdagan. Yung iba, wag na lang mawala ng pag-asa, no? Sana kahit na 50 para sa November, 150 para sa November naman, mabigyan natin. Ngayon, no, eh, 100 lang ho ang pwede nating bigyan ngayong, ngayong October. Hanggang bukas lang ho namin padadala yung mga natitira pa para mabuo yung 100. Kasi ho ito, eh, ano pa lang eh, 67 ka mo? Ha? Oh, 67. Nakala ko kanina 70 plus na eh. 67 pa lang pala ito. Bukas na yung mga 33 siguro yun. Wala nang 33, no? Kasi may napadala na ko ng dalawa eh. Diba? Nabawasan na yun, mga kaibigan. Eh, bueno, andito naman ho lahat yan. Pagka ho kailangan ninyo, hindi man ako makagawa ng group chat ng mga nagpadala. Mga kaibigan. Ha? At saka na ho kami magpapasalamat sa inyo. Sabi ko nga eh, sa pag natapos itong pandemic, ari nawa, sa isang taon, lumuwag lang. Lumuwag lang. Eh, gagawa tayo ng isang okasyon. Eh, doon ho namin igagawin yung ano, pag-agawad ng certificate. Kahit wala kayo rito, ipapakita namin sa inyo yung ilalive namin. Ah, yung okasyon, babasahin namin ang inyong pangalan doon at yung inyong munting kwan, pagkilalang ibibigay namin, ipadadala namin sa inyo. Ha? Eh, lumuwag lang ho ang sitwasyon natin next year. Kung maluwag na tayo, gagawin namin yung isang okasyon para sa grupong sa tropang Lapid Fire. At mag-iimbita tayo ng mga musician doon para makasama natin at mga miyembro ng tropang Lapid Fire. Ano po? Eh, bueno, ito. Tayo'y magbabasa-basa muna ng mga pagbabati rito. Naku, nawala na naman. Ha? Bigyan mo nga ako ng mga babatiin dyan. May birthday ngayon eh. Birthday ni, no? Arnulfo LaGuardia. Yan. Wala na may birthday ngayon kundi si Arnulfo LaGuardia. At dahil birthday niya po ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Hari Mantika Rockway. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng